Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, puriin, pasalamatan natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil sa mga biyayang ipinagkakaloob niya sa atin. Kahit pa mga pagsubok na dumadaan ay ating natiis, tayo ay nagtimpi at tinanggap natin na ito ay isang pagsubok mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Purihin natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasalamatan natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil binigyan pa tayo ng pagkakataon na hanggang ngayon. O di kaya binilang niya tayo sa mga tao na hanggang ngayon ay patuloy nilang inaalala at pinasasalamatan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandaan po natin mga kapatid na bilang isang Muslim, bilang isang aliping Muslim na nasa puso niya ang pananampalataya, tandaan natin na walang nangyayari dito sa balat ng lupa liban na lamang sa kapasyahan, pagtatakda at kagustuhan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na ito'y mangyari. Lahat na nangyayari dito sa mundo, kabutihan man o masama, mabuti man ito o masama, lahat ng ito ay nagmula sa kapasyahan o sa pamamagitan ng kapasyahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anong sinabi ni Allah? Kul la yusibana illa ma kataballahu lana. O Muhammad, sabihin mo sa kanila na walang mangyayari sa atin, walang dadapo o tatamang pagsubok o sakuna, kalamidad, liban na lamang na ito ay pinangyari o kaya sa kapasyahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwa maulana, paalala mo sa kanila na si Allah ang ating maula, si Allah ang ating tagapagtanggol, si Allah ang mangangalaga sa atin, wala nang iba, sa kanya tayo mananalig, sa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala tayo magtitiwala at magtatawakkol. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, sabi ni Allah. Tandaan niyo na kung ako ang inyong maula, tagapagtanggol at inyong Panginoon, sa akin kayo manalig at magtiwala, sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan ang mga mu'min na walang nangyayari dito sa mundo, mundong ibabaw na ito, liban sa kapasyahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Walang dadapo o tatamang anupamang sakuna sa kalupaan, maging sa inyong mga sarili, sabi ni Allah. Karamdaman, sakit, panghihina, anupamang tumatama, nararamdaman, ating nararamdaman, sabi ni Allah, ito ay nakatakda na, nakasulat na, bago pa man kayo likay. Inna dhalika 'alallahi yasir. Yan ay napakaliit lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandaan din natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ano pa mang pinangyayari ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ano pa mang pagsubok, kalamidad, sakuna na nangyayari dito sa mundong ibabaw na ito ay may kaakiba na hikma, wisdom na kailangan natin makuhaan ng aral. Hindi ito ipinangyayari ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na walang dahilan. Mga sakunang nangyayari, pinangyayari ni Allah upang tayo ay mapukaw, makuhaan natin ang aral, mga pagsubok na ito. Sinusubukan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala upang mapagtanto ni Allah kung tunay nga tayo mananampalataya, kung tunay nga ba tayo nagtitimpi, nagsasabar, kung tunay nga ba tayo mga Muslim nananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala na buwan na kung bishay minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wal thamarat. Tunay ika ni Allah, siguradong tunay katiyakan na aming kayong susubukan sa pamamagitan
ng pangamba, walju, pagkagutom, wanaksiminal amwal, pagkabigo, pagkalugi sa ating mga ari-arian, walamfus, maging sa inyong mga sarili. Pagpaano ng ating mga mahal sa buhay, lahat ng ito ay pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wabashir sabirin, o Muhammad, magbigay ng magandang balita sa mga taong nagtitiis sa mga pagsubok na ito at hindi sila bumibitiw sa pananalig, pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'ikatul maut, lahat ng may kaluluwa ay makakaranas ng kamatayan, ika ni Allah. Tandaan nyo, mga pagsubok na ito ay pinapaalala sa inyo lamang ni Allah na ang inyong buhay ay pansamantala lamang. Wanablukum bisharri wal khayr, bibigyan namin kayo ng pagsubok, masama man ito, mabuti, ito ay fitna, pagsubok sa inyo ni Allah, upang inyong mapagtanto na tayo lamang ay mga alipin ni Allah na nangangailangan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit ano pa ang iyong katayuan, mayaman ka man o mahirap, bata ka man o matanda, pinapaalala sa atin ni Allah na lahat tayo makakaranas ng kamatayan, walang pagkakaiba. Itong mga pagsubok, mga sakuna, kalamidad na pinangyayari ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi po ito nangyayari na walang dahilan, mga kapatid. Bilang isang Muslim, kailangan na bawat pagsubok na ating dinadanas, kailangan kinukuhan natin ang aral. Nagkakaroon tayo ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wama nursilu bil ayat inna takwifa, hindi namin ika ni Allah pinapadala itong mga ayat, mga sakuna, kalamidad, maliban na lamang na ito ay pangpukaw o pangtakot sa inyo, para tayong magkaroon ng takot, para tayong mapukaw sa mga makamundong bagay tungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat natin itong kinukuha ng aral, mga kapatid. Itong nagdaan o itong hanggang kasalukuyan ngayon na pandemyang ito na pinangyari ni Allah subhanahu wa ta'ala, magpagtatanto natin ang kadakilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang Panginoon. Si Allah ang dakila, si Allah ang tunay na makapangyarihan sa lahat. Napakaliit na bagay, pinangyari niya, pinadala niya dito sa mundong ibabaw. Makikita niyo buong mundo, buong bansa, lahat naghihirap, nagdadalamhati, naghihinagpis sa napakaliit na sundalong pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala itong pandemya na ito. Dito natin makikita kung gaano makapangyarihan si Allah subhanahu wa ta'ala. Pinagtatawanan nila yung hijab, pinagtatawanan nila ang pagninikab ng mga kababaihan, pinangyari ni Allah subhanahu wa ta'ala itong pandemya nito. Makikita natin sila kung paano nasuotin itong mga kasangkapan para maiwasan itong COVID na ito. Mas masahol pa sa pagninikab, paghihijab ang ginawa sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ilan din sa atin ay inutos sa kanila ni Allah na mas mainang takpan ang iyong katawan, ang iyong hijab, ang iyong sarili. Inutos sa kanila ng mga doktor na takpan ang mukha. Sila ay tumalima, pero kapag si Allah subhanahu wa ta'ala nag-utos sa atin, ay hindi natin tinatanggap at hindi natin tinatalima. Subhanahu wa ta'ala. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay makapangyarihan. Nang iniwan natin utos ng kabutihan, pagbabawal ng kasamaan, si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagpadala ng napakaliit na sundalo na siya ang gagawa sa bagay na ito. Makikita natin sa ilang buwan na ito na lockdown, halos lahat ng mga munkar ay nakasara, nakahito, dahil lamang sa sundalo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyang kadakila, ganyang makapangyarihan si Allah subhanahu wa ta'ala. May mga tao
sa sakunang ito ay kailangan nating mapukaw. Tayo ay magbalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mapukaw natin ang ating mga sarili upang magbago at magbalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinangyayari ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang pagdalisay sa ating mga kasalanan at the same time upang nang sa ganoon tayo ay magbalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat sa aydin nas. Lumaganap ika ni Allah ang kapinsalaan, sakuna, kalamidad tulad ng mga sakit. At higit lalo itong nasasaksihan natin ngayon. Lumaganap ika ni Allah ang ganitong uri ng sakit sa kalupaan dahil sa ginagawa ng mga tao, mga kasalanan, dahil sa walang pakundangan mga kasalanan ating ginagawa at hindi tayo nagbabalik loob kay Allah. Liyudhiqahum ba'dal ladhi amalu, ng kanilang malasap, ika ni Allah, ang bunga ng kanilang mga ginagawa. Ito'y kaparusahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allahum yarji'un, nang sa ganun sila ay magbalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang sa ganun ay tayo magbalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito'y layunin, hanganin sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaaring minsan tayo ay pinupukaw ni Allah sa pamamagitan ng mga sakuna na ito. Mapagtanto natin na nangyayari ito dahil sa ating mga kasalanan. Kailangan natin magtawa, magsisi, iwanan na kung ano yung mga kasalanan hanggang ngayon ay pinapasan natin. Kaya nga may isang sakuna nagsabi, itong taon lamang ito, ilan yung mga kalamidad, sakuna na dumaan, mga lindol, typhoon, itong pandemyang ito, dumaan din ng Ramadan. Wallahi al-azim, kung hindi ka pa nabago ng mga nangyaring ito, ewan ko na kung anong pusong meron ka. Pagkaraan ng itong mga nangyari, matinding pagsubok, mga tinding kalamidad, sakuna, kung hanggang ngayon na hindi ka pa nabago, kung hanggang ngayon ay matigas pa rin ang iyong puso, hindi ko na alam kung anong puso meron tayo. Kung hindi natin babaguhin ang ating sarili, kahit anghel pa ang ipadala ni Allah, ay hindi tayo mababago. Ang pagbabago ay mag-uumpisa sa ating mga sarili. Kahit ilang wasiya, kahit ilang khutbah, kahit ilang lecture, mga gandang salita, mga babala ang ating naririnig, kung hindi natin isa puso at hindi natin isa buhay at hindi tayo magnilay-nilay, hindi mababago ang ating mga sarili. Maging kahit buhayin pa ni Allah ang ating Propeta Muhammad, siya ang magparating sa atin. Kung hindi natin babaguhin ang ating mga sarili, hindi tayo magbabago. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Tunay sabi ni Allah, hindi niya babaguhin ang kalagayan ng isang tao hanggat mismo kundi niya babaguhin ang kanyang sarili. Sa sarili mo mag-umpisa. Kailangan mo pagnilanilayan ang iyong sarili. Dumadaan itong mga pagsubok na ito. Libo-libo ang namamatay. Pinapaalala sa iyo ni Allah. Maaring ikaw ay madapuan at subhanallah. Madatnang ka ng iyong kamatayan. Pinaghahanda ka ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi ka nagsasala dati, magsala ka ngayon. Hindi ka nagzazaka, magzaka ka. Gumagawa ka ng iba't ibang uri ng kasalanan, iwanan mo na ito bago pa sa'yo dumating ang kamatayan. Dahil dito sa dumaan na ito, pandemya ito, nakikita natin na malakas ang tao, bigla na lang dadapuan ng sakit. Kailangan tayong magbago at kuha natin ng aral itong mga sakuna, pagsubok na pinangyayari ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalangin natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na patuloy niya tayong gabayan. At dalangin din natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na gabayan niya ang ating mga puso, gawin niyang kamahal-mahal, kaibig-ibig sa atin ang mga gawaing pagsamba at
gawin niyang kamuhi-muhi sa ating mga sarili, sa ating mga puso, ang mga ipinabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din na hilingin natin kay Allah subhanahu wa